Siguro nga nando sa kwarto ng mami at daddy and diary. Karoon na. Tara, tayo nga nang kukuha sa kwarto nila. Isa natin. Pacheco, wala tayong makakapasok dyan, sarado gate. Makakapasok tayo dyan. Ang gawin natin, doon tayo sa likod bahay, tapos sakitin natin yung bakod. Oo nga, Kanto. Pwede tayong lumaan sa likod. Paano kung totoo inaalaan natin? Nasa loob si June at biyag si Susan. SOP, papasukin para ma-apprehend. Pa, paano kung may sandata at manlaban? Hanggat maaari, walang masasaktan. Pero kung may sandata at manlaban, ibang usapan na. Sir. O sige, mag-report na kayo sa headquarters. Mauna na kayo. Yes, sir. Po. Dahan na, may kukunin lang ako. Sama ko si Karen. Dinis, tsaka muna sa Ate Mara mo, ha? Christian, mahuna na kami. Iba namin kayo. Sige ho, ingat kayo. Pa! Bye! Kuya Christian, dapat hindi ganun. Ganto. Sige po, Miss Lagring. Mag-ingat po sila sa inyo. Dapat ganun. Eh, bakit naman ganun ang dapat? Kasi, laging sinasabi ni Miss Lagring, lagot ang mga boys. Kasi, leap year daw ngayon. Kaya mag-ingat kayo sa akin. Kaya mo, Denise, siguro dapat ibigay mo na sa amin yung juice namin kasi kung puro laway na yung juice namin eh. Sorry, I got carried away. Eto po ang juice nyo, Mister, at eto po, Miss, ang juice nyo. Alam ko na po ang gagawin ko. Papasok muna ako sa... Mara, gusto ko uling ulitin sa'yo na gusto ko sana nasa tabi mo kapag may problema kang harapin tulad ngayon. Kung wala man ang itay at inay mo, nandito naman ako. May itatanong sana ako sa'yo, Christian, pero kasana magagalit sa'kin. May relasyon ba kayo ni Clara? Mara, aminin ko sa'yo yung totoo. Oo, may relasyon na kami. Di ba yun ang gusto mo? Napilitan ako dahil nakiusap ka sa akin. Wala kayo nakakagawa mo kay tayo. Sigurado man ako alam. Ikaw na lang iwan dito, ha? Tapos ako yung papasok sa kwarto. Kapag may dumating, katukin mo mukha ka niya. Ay! Oh, Tara! Carol! Oh, ba't nandito kayo? Anong kailangan niyo? Ha? Come on, huwag na kayo maya. Sabihin niyo sa akin. Ano yun? Wala po dito. Hindi, Dad. Kasi makikigamit sana kami ng phone dito dahil may gumagamit ng phone sa labas eh, sa office. Yun lang pala. Sige, gamitin niyo.
Gagamitin niya, Dad? Hindi, sige, go ahead. Gamitin niyo. Ano pa yan? Busy ah. Busy pa rin. Grabe naman sa dito. Kung mag-teddy pa ba? Si Amina lang tawagan mo para... Baka ni Jamal pa dapat tayo. Ayaw nga pala. Ayaw nga pala. Manoring na ng ring eh. Ito, last na talaga. Ano meron na? Wisi. Wala eh, wala talaga eh. Alam mo, Carol, mabuti pa kaya mamaya lang tayo tumawag. Kasi, busy eh. Tsaka, kaya Amy, alam mo, wala sumasagot. Sige, Dad. Bamo na kami. Oh, sige, sige. Kuya Eris pala. Saan ka nang galing? Kamusta na? Maayos lang. Tsaka dyan-dyan lang sa tabi-tabi. Kumusta na nga pala kayo dyan? Ayun, medyo magulo. Ayaw tumigil ni Sir hanggat hindi niya nalalaman ng totoo eh. Ano namang sinabi mo sa kanya? Sabi ko, ikaw ang nagsole pero hindi ikaw ang kumuha. Sinabi mo ba kung saan mo nakuha yung pera? Hindi. Di ba sabi mo sa akin wag ko sasabihin? Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam. Pagkakatawala ka talaga, Jeffrey. Salamat, ha. Eh, Eris, bakit ba ayaw mong ibuko mo si Clara? Tsaka mo na lang malalaman, Jeffrey. Sinamara nga pala. Kumusta na? Ay, siya nga pala, Eris. Pupunta nga pala si Mara ngayon. Ngayon? Itong araw na to? Oo! Kanina pa nga siya hinihintay ni Sir Ramante. At alam mo, Eri, sigurado ako darating si Mara. At malalaman na ni Sir at Ma'am na siya ang tunay nilang anak. Masita! Bakit? Hindi ako si Violeta! Ako si Susan! Si Susan! Violeta, huwag kang magalit sa akin. Sinabi ko lang naman pakakasal tayo, ah. Di ba't nakatakda ang nakasal natin pero pinigil nila, di ba? Pwes, ituloy natin ang ating kasal. Walang pipigil, ituturoy natin. Ano? Kailan ka pa magigising sa katotohanan, John? Hindi ako si Violet, ako si Susan, ang asawa ni Gary! Sabihin sa akin yan! Huwag mo sabihin sa akin yan! Sasaktan ako! Para sa akin ikaw si Violeta! Nasaan ka ba? Usan-san ka pinaghanap ni si Ramante? Nagpunta ako dyan sa tuwingin ko sa Marikina. May pagawa ka kasi ng sapatos eh. Doon muna ako nagtrabaho. Alam mo, ang dami ko natutunan. Eh, Kuya Eris, malapit na nga pala pasukan. Paano pag-aaral mo? Pwede naman siguro ako mag-aral habang naghahanap buhay.
Tsaka, di ba sabi sa atin ni Sir Romante, ang taong masipag, hindi magugutom. Buti pala, tatandaan mo pa yun. Parati mong isipin yun, ha. Teka nga pala, nasaan na ba talaga yung diary? Kuya Eris, promise mo sa akin, walang makakaalam, ha? Eh, nasa silid nila si Ramante at Ma'am Almira yung diary. Nasa ibabaw ng TV. Paano yan? Pati bintana, sarado. Tahimik ah. Mukhang walang tao sa loob. Ganda siguro, Roland. Umikot tayo sa kabila, sa likuran. At doon tayo maghiwalay. Okay? Parang may tao sa loob, ah. Peste talaga. Alam mo kung pwede lang talaga mag-magic, eh, para makapasok tayo sa kwarto ng daddy at mommy, ginawa ko na. Kasi naman, no, tayong dalawa na lang gumagawa ng paraan. Akala ko ba tinapala mo ng pera yung mga katulong nyo para tulungan tayo? Ay, sira ka pala eh, no? Ang aarte nga! Akala mo kung sino mag-aastay? Alam mo, sinabi nga ni Eri sa akin eh, dapat nga ganun ang gagawin niya. Eh, kaso hindi lang niya ginawa. Baka sila parang magpahamak sa atin. Sabi, may katwiran siya. Sabagay nga. Pero alam mo, namimiss ko tuloy sa Eris. Alam mo, namimiss mo, ha? Dapat lang naman sa kanya yun eh. Mayabang kasi siya eh. Kumbaga alam mo, nasa banig na siya, lumipat pa siya sa sahig. At dapat lang sa kanya yung nangyari niyo. Pero teka, Clara. Kung nasa silid ng mommy at daddy mo ang diary, bakit hindi nila nakikita? Oo nga. Carol, tawagin mo kaya si Jeff. Kailangan makausap ko yung makulit na batang yan eh. Eto, sa huling pagkakataon, didikdikin ko siya ng gusto. Pipigain ko, tingnan ko lang kung di umamin. Mara, alam mo ba naman, sabi ng mga kapitbahay ko, yung telepono ko raw, ring na ring na ring na ring. Kaso, sarado naman yung tindahan, kaya hindi ko nasagot. Nang hindi kaya sino yung tumatawag sa inyo? Naku, if I know, yun ang aking mga suitors, ang mga mandiligaw ko na napakatagal nang nanunuyo sa akin. At saka yung diehard na diehard sa akin na si Fred M. Hala, lagot kayo, Miss Lagring. May Fred M na kayo, tapos sabi niyo sa amin, eh, crush niyo si Chocardo. Uy, kumbata ka, excuse me, no, wala akong gusto kay Chocardo mo, no? Baka siya, ayaw pa niyang aminin. Ay, naku, basta, marami silang lahat. At saka nga pala, leap year ngayon, kaya yung mga poging yan. Kung mag-iingat-ingat sila sa beauty ko ngayon. O, diba, tama ang sabi ko sa'yo, Kuya Christian? O, ano, Mara, de, tuloy na ang papunta niyo sa mga Del Valle. Isama mo na si Karen, at saka si Denise, at ako naman na may iwan dito. Hindi niyo ba ako sasamahan? Nakakabahan mo ako eh. Ako eh, ba't naman kailangan ka pang kabahan? Anak, kailangan mo ngayon ng lakas ng loob. At saka, hindi ka naman magsisinungaling. Puro katotohanan naman ang sasabihin mo, di ba? Oh, edi wala kang dapat ikatakot, di ba? Mara, kasama yung mga panalangin ko. Kaya sana magtagumpay ka. Sana ha. Salamat. Teka na, Dinis. Sige. Sige, Ninang. Oh, sige. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Violeta. Kailangan kong gawin to, eh. Dito, papatay ako ng tao. Ha?
Debbie, paki-double check mo nga ito. Mukhang mali yata itong computation nila. Tingnan mo nga. Thank you, sir. Naku, ma'am. Mali nga ang total nito. A difference of 0.56 centavos po. Tamo. Yan talaga si Christine. Barya na lang. A matter of a few centavos. Gusto niya eksakto pa. Eh, hey, pakibalik mo na nga yan. Sweetheart. Huh? Luka, paano ka ba? Mukhang hindi ka mapakali. Pero kasi ako napapansin dito kay Clara at Carol eh. Napapansin ano? Kasi kanina parang gustong pumasok nila sa silid natin. Siya naman paglabas ko. Tapos nagkunwang tumatawag sa telepono. Ano na, sweetheart? Kung ako tatanungin mo, eh mabuti pang huwag mo nalang pinagpapapansin ang mga kinikilos ni Clara. Kasi tuloy na iisip ng bata, nagkaka-misunderstanding kayo eh. Teka nga pala, maalala ko. Eh, anong oras ba darating dito yung si Mara? Eh, sabi ni Jepoy, anytime today, darating si Mara. Yun na naman tayo. Alam mo ko akong tatanungin mo? Pag hindi pa siya dumating itong araw na to, pwede ba? Tigilan na natin yung kakausisa dyan sa diary niyan. Kakainis na eh. Pag talaga hindi siya sumipot ngayon, ibig sabihin, eh talagang walang kabuluhan yung mga pinagsasabi niya. Binabalak mo. Babalik ka pa ba dito? Eh, ewan ba, Jepoy? Naguguluhan pa ako eh. Hindi ko pa nga alam gagawin ko eh. Eh, di ka usapin na natin si Ramante. Tutal, sinabi ko na naman sa kanya na wala kang kasalanan eh. Ayoko mong kausapin si Ramante, Jepoy. Tsaka na pag kinausap ko siya, may mapapahamak. Tsaka isa lang naman ang pakay ko, kaya ako pumunta dito eh. Para kunin lang yung mga naiwang kong damit. Iris, umupo ka ulit. Ang sabi ko, umupo ka ulit, Iris. Narinig ko ang inyong pinag-usapan ninyong dalawa, ha? Kaya huwag na kayong magkakaila, ha? Iris, sino ang mapapahamak? Ano nga eh? Ang sabi ko, sino ang mapapahamak kung sakaling kausapin mo si Sir Ramante? Thank you.
ka pa ba naman kinakabahan? Nandito na tayo. Ano na? Oo nga, Ate Mara. Saka sa laki ng bahay na yan, hahanapin ko pa dyan si Jepoy para ibigay yung mga huli na naipon ko. Saka nagkabusag-busag na nga yata eh. Ano? Halika na, Mara. Halika na nga. Ikaw pala, Mara. Halika, pasok ka. Kanina ka panginita ni Clara. Bakit si Ate Clara? Kina Sir at Ma'am kami makikipagkita. Kapag hindi kayo sumunod, malilimti ka pa ni Clara. Clara. Ang buhay minsan nakapagtalo.